siya ng ano eh. Di, dala niya yung manok niya. May tari na. Yung kalaban, maganda rin ng manok. Pagdala ng manok niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Sabi, ignorante ka, tagamundo ka. Sabi sa kanya, bakit? Putang ina mo eh. Ano yung pang ano mo? Inahin, dala-dala mo inahin. Kasama yung kayo, sabi niya kasama, inahin. Ano ba yan? Sabi nung mama, kayo ignorante. Bakit? Tingnan mo si Pacquiao, sa tuwing lalaban, kasama si Nanay Indonesia, panalo. Dala niya yung inanay ng manok ko to eh. Matangin na niya. Ganun lumaban, luto kalaban. O ano? Tangin eh, dala yung nanay eh. Dala yung inay, na yung pala ang ina ng manok. Eh, napakadingoy niyo. Sabi nga niya, si Manny Pacquiao nga, pagka lumaban, si Nanay Indonesia kasama. Tingnan mo nung si Manny, lagi panalo, di ba? Sabi nga ni Nanay Indonesia kayo na, eh, putang ina mo, pagka natalo ang anak ko, kulamin talaga kita. Sabi niya, may laga super camera yan. Eh. Kaya pinagbawal si Nanay Indonesia na isama doon sa labanan ni Pacquiao, pinagbawal yan. Kasi na, ano eh, may ilaga to, sigbin eh. Tingnan mo naman si Pacquiao, para sigbin pag... May super camera, pagka si Nanay Indonesia, gumano na, alala, doon na nalaho. Kaya parang gusto lang isuko ng kalaban, akin na yung pera na talo. Okay na to, ayoko magpapagbog kay Manny. Gago nga eh. Nagtawanan yung mananabong, bakit tayo daladali inahin ng bayan, ignorante daw. Kayo ignorante! Nabihan niya, bakit daw? Eh si Pacquiao pagka lumalaban kasama si Nanay Indonesia, talo ka laban. Eh, inahin, yung inahin na daladala pala, eh, nanay pala nung, ano, nanay ng panatong na manok eh. Wala, puto, wala, kasugat-sugat, no, ng kalaban. Una na ako, sa YouTube ko na lang papanoorin yung kanilang. Huwag mo na, buta hindi nag-alok sila ng kape. Eh kung ako hindi inalok ng kape, tapos na lang, tutulog ko yan. Kape mo na, 1 o'clock na yung papasok, ano ka? Dalan mo na 3 in 1, sabihin mo ka ba yan, may bit-bit na ako. Kahit taka mo tayo hindi mag-alok ka, may init at tubig ba dyan? Eh baka sabihin sa'yo, kabayan, gawin mo lang hindi yung 3 in 1 mo. Ganun mo na dahan-dahan. Parang kape rin yun. Pagpiyasa sa amit, nakita ko sila. Oh, daan mo na kayo. Ako, hindi ka amit na nila. Hindi, katawagin ko. Tapos, tapos ako. Pero narinig na nila yung, ano, yung mga tapayan ni Lola. Yun ang matindi. Tapos mga kaibigan, wala may ayaw. Punta nga, sukusuka siya ano eh. Ludir, tapayan ni Lola. Gago yung dalawang sa probinsya, sa Bulacan. Meron silang kaklase magmula elementary hanggang magmula kinder ng elementary kaklase nila babae. Eh yung dalawang magkapatid eh hindi na nakatapos. Aba, eh nung hindi nakatapos sa pag-aaral, ang ginawa nung lola nung babae na kaklase nila, dinala sa Maynila kasi may bahay sa Maynila eh, dahil yung nanay nag-abroad, punta Qatar. Puta, siyempre pagka napunta na yung babae sa Manila, puta, ang puti na niyan, Manila girl na, di ba? Eh yung dalawang ulagan hindi nakatapos hanggang elementary lang, nagsaka, nag-araro ng buhay. Eh ngayon ay naisipan nung dalaga na umuwi sa may probinsya, eh medyo may kalayuan din kasi ang bahay sa Bulacan ay pulu-pulu yan eh. Malayuan yan eh. Eh ngayon ay nung sinabi nung nanay nung dalawang ulaga na binatilyo, naalala niyo ba eh kay dati yung kaklase na babae na elementary? Oo, oh, eh naku, na rin, eh napakaputi. Eh nag-aaral pa ng nursing na. Kasi may nanay abroad eh. Nung panahon eh, pagka-abroad ang magulang mo, makapag-aaral ka ng maayos kasi mahal pa, di ba na pera nun. Bay, nung umuwi, sexy-sexy, puti. Eh, pre, manilagar na eh. Daguso yung dalawang magkapatid. Puta, nilalakad din eh. Bali, isang oras, halos ang nilalakad din. Makarating doon sa bahay nung kanilang kaklase. Nung dumating nga eh. Sabi ka agad nung kuya eh. May kay kaklase, kakilala mo pa ba ako? Sabi nung babae, o naman, ba't hindi ko kayo makikilala? Eh, tayo magkakasama ng elementary. Napakaswerte mo. Sabi nung dalawang kapatid, bakit? Nakapag-aral ka sa Maynila, tapos manilagir ka na, tingnan mo ang kutis mo. Tumatala kami, tingnan mo, nagkutis bayag na kami. Doon sa nag-aaral, nag-i-trap. Ayun, Loli, matanda na rin yung Lola. Sabi niya, oo nga, eh, aki nagbakasyon dito sa Bulacan kasi yung Lola ko, matanda na, eh, same break naman yun. Kaya sabi ng nanay ko, tumawag sa akin, nasamahan ko muna sa Lola rito sa Bulacan. Ayun, Lola, si 30 anyos na. Eh, siya na, sabi niya, siya na nag-aalaga, pero kaya pa, may ano pa yung matanda. Sabi niya, may kaya pa niya magluto kahit wala siyang kasama. Huh. Eh ngayon sabi ng Lola, eh kayo ba dalawa ito eh, ano naman nasadya niyo, ba't kayo napunta rin eh? Eh kami Lola eh, plano namin manligaw. Eh naku, sabi ba't kayo manligaw? Hindi naman kayo nakapag-aral. Yung apo ko nakapag-aral, tingnan nung niya tsura, hindi naman po Lola kasi kami makikipagkaibigan lang uli. Sabi niya, eh bahala kayo, mag-usap kayo. Sabi niya, eh total naman, eh mulat na kayo nung kayo nagkahiwa-hiwalay nung pag-aaral.
Eh, di bahala kayo mag-usap. Eh, di ngayon eh... Gabi, ginabi na sila eh. Sa kautahan, nabutan ni 7. Ay sabi ng lola, ay apo, bay, gumaya ka na ng pagkain natin, tayo kakain. Eh, tinanong yung dalawa, kayo ba ang dalawa magkapatid eh, kumain na. Abay, siyempre, kahiyaan ng dalawa, sabi ng dalawa, tul, wag mo sabihin na tayo eh, hindi pa kumakain, kahit namimilipit na yung tiyan nila sa gutom. Eh, siyempre, kahiyaan yun, makikikain ng ligaw ko na nga, makikikain ka pa. Kapal, di ba? Sabi ni isang kapatid, oh, lola, tapos na po. Kumain na po kami. Sure bull kayo, ha? Opo, kumain na po kami. Di, ang ginawa nung matanda, kain sila, kain. Kumain, di, sabi nung matanda, eh, pagkaraan na yung kain namin, eh, tayo eh, iwan, matutulog na yung kakay, kayo na muna magbuntahan. Di, nakakain na. Eh, yung dalawa yung namimilipit na sa gutom, tinis pa rin nila, siyempre nakakaya, eh. Eh, nung natapos na, inilagay nung dalaga yung mga kinainan nila, eh, bukas na urungan. Eh, ngayon, eh, naguntahan sila, umabot na lang alas 9 ng gabi, last year. Sabi ng matanda, tako, eh, kayong dalawa utoy, eh, hindi nyo ba nababalitaan dito sa atin sa probinsya? Nauso ngayon ng ano ng aswang? Apo, ikaw lola, napaalala mo pa yan? Mayroon niya, sabi niya, hindi nyo ba naalala doon sa may luwasan na minakain na aswang? Eh, wasak mo sa kambito kayo, sabi, nakain ng aswang. Natatakot nga po kami, ano, gusto nyo bang umuwi? Hindi. Sabi nung dalawa, hindi nila po lola, dito na lang po kami matutulog, magpapaumaga na lang po kami. Eh, hindi kayo matutulog dito sa kwarto, doon kayo sa supa. Kasi sa kwarto, doon kami matutulog nung aking apo. Aba, eh, nung natulog, eto na ngayon, nung natulog na, tulog na sila, yung dalawang basursak doon sa labas, nung sila natulog. Sabi nung isang, ano, eh, sabi ng lola, po, ba, itapon mo na yung aking, ano, tini sa loob ng kwarto, pakitapon mo na. Pala yung dura ng lola, ganyan, no, alam mo ba itapayan yung, arinula. Hindi, arinula yung palayok. Palayok, doon pala dumudura yung lola kasi matanda na eh, may ano na, may sakta sa baga eh. Ang ginawa nung bata, sinakpan yun, tapos dinala lang doon sa may kusina. Dinala doon sa may, ano, sa may malapit sa luto nila. Sabi nung bata na dalaga, eh, bukas ko na itatapon to. Dahil nakakatakot talaga kasama nito, baka pati akong mabiktima. Ilagay doon sa may, ano, eto na yung dalawang bugok, mga bandang alas 11. Kumalam na ngayon na sikmura nung dalawang bugok, sabi nung isa, kuya, hindi ko na talaga matiis. Sabi, bakit? Gutom na ako eh. Sabi nung isa, ako nga din eh. Sabi niya, tul, gabahangin natin yung pagkain nila. Sabi niya, kasalaman, gutom na rin ako eh. Utay, walang kailaw-ilaw eh, dahil lampara lang. Tinutas nila yung ilaw ng lampara. Ginapang nila yung pagkain niya. Utak ka, paano kapatid? Nung kuya, sabi niya, tul, huwag ka maingay ha. Pag ganyan niya sa kaldero, pag kaw-kaw niya, kanin. Ah, kanin, tul. Sabi niya, yakapin mo. Dahan din ano. Lagay mo dyan, buksan mo na, yung ulam, yung hanapin mo yung ulam. Kinapana naman nung siya, eh yung tapayan, paksiw to sigurado, paksiw. Sabi niya ako, ganda, binuksan yung tapayan. Pagbukas yung tapayan, ginapang ng kuya, ginanon. Ako to, suta buntong, sarap ng ulam naman ng dalawang maglola. Ginanon pa niya eh. Ako, sabi niya, sakto, kunin mo, huwag mong ilipakdahan, tatanin mo. Nilagay sa tabi, suta sina, wala nang plato-plato. Sabi nga nila, huwag ka maingay, nakikita yung matanda. Sinahog na nila sinahog sa kanin. Paanat sila ng pagkabanat. Kain sila ng kain. Puta, hinigop pa nga nung isang bro, ginano pa oh. Huwag ka masyadong ulahin. Puta. Ang impact, kinabukasan. Nung lumiwanag, geto na. Sabi ng lola, eh apo, yung pangaking duraan, isan mo nilagay? Lola, inilagay ko doon sa may malapit sa may hugasan natin. Bay, tapon mo na ngayon. Masama na ang itsura, masama na ang aminon. Pagtingin nung apo. Luna, ba't yun nawala? Sabi niya, naubos. Oh, namilipit na yung dalawa. Sabi nung dalawa, yun yung kinukaw natin kagabi. Pusangin ng dalawa magkapatid. Ginanong pa talaga sa kanin. Glusutan niya rin tayo. Ginanong pa talaga. Ipulat, dura na lola. Umalma na yung bunso. Sabi niya, la. Mabuti po ba? Mabuti. Mas mabuti nila siguro kung kami makain ng aswang. Kaysa bakit? Eh yung dura mo yun na kinain natin kagabi eh. Ay putang ina ninyo. Uy, yung dalawa ng paypay ng karasuka. Putang ina na nakatakawan nyo eh. Hindi sila gutom, may nanggapang na pagkain. Putang ina yung dura ng matanda na isang palayo kayo nang hinigop nila.
Unang tikim nga yung matanda, yung kuya niya, putang ina no. Sutang hunton, sarap na pagkakatimpla. Ang palaputang ano, yung kalagaran ng matandang sinalbits yung dalawang gago. Ngayon nung napala nila, ligaw sila ng ligaw, hindi makauwi. Tinakot ng matanda, hindi nakauwi. Unang kinapaan niya, sutang hunton, madulas eh.